Sigurado na naman ako. Tulog yun si Angelo G. Je! Bye. Goodbye. Let's go! Hello, good morning. Easy lang mga chong. Sus Mario, sit. Alas 12 na. Tumutubo na yung buhok ko. Tumutubo na. Sumasakit na ulo ko. Sumasakit na ulo ko. So, ayun nga guys. No? Meron tayong another ano dito, ha? Ayuda. No? Galing kay wala nang iba kay paring Nuts. So, nakagising nga lang natin. Ngayon ay na-deliver na niya yung kanyang ayuda. Nilagyan na niya ulit sa gate, mga kapatid, no? Si Nuts kasi ang trabaho niyan, nasa radio station niyan. Minsan, pag may bago siyang gamit, no? Sa akin niya pinapatesting kasi hindi naman niya matest minsan sa bahay nila, eh. Kasi lalo lang kung kailangan na niyang pumasok, mga kapatid, no? So, iti-check na natin, no? Let's go! So, yun nga, mga kapatid. So, check natin yung kanya nadala. Ayan. Lasada, galing lasada. Alright. Mayamaya, check na natin ito, no? Kakape lang tayo. Tapos pinapay, mga kapatid, no? Let's go! Alright! So ngayon nga guys, no, bubuksan na natin to, no. Mag-a-unplasticking tayo, no. Unplasticking kasi hindi po siya box. Plastic po siya, no. So bago natin to buksan, guys, kailangan natin ng weapon. Sana po natin, mga kapatid, no. Dahan-dahan lang po, no. Yan po, no. Go! Kaya to. Ah, so ayun nga mga kapatid. I-rig po yung gustong ipatest sa akin ni Nuts, mga kapatid, no. So later, itetest po natin to, no. Right? Hindi ko alam gamitin. Hindi ko pa alam to gamitin. Pero subukan natin, guys. Let's go! Boop! So ayun guys, napagana na natin tong i-rig, no. Pero dyan mismo sa yung, itong phone mismo. Sa iPhone mismo, no. So then, ginamit natin base, no, mga kapatid, no. Dahil humirap ako ng base kay paring Seb, no. Alright. Slap that madapaka. So, yun nga po, guys, no. Kung mapapansin nyo, hindi po gitara ang hawak natin ngayon. Ang hawak po natin ngayon ay base. Sa mga hindi nakakaalam o interesadong malaman to, experience ko din po maging bassist. Pero bago pa talaga ako maging gitarist, mga kapatid, si brother ko, parang gusto niya ata ako maging bassist noon, eh. Kasi ang nangyari noon, yung acoustic guitar ko noon, ginawa naming bass. Kumbaga, 'di ba E? Yung sunod na string sa gitara, yung A, nilagay namin sa pang D. Para ma-practice ko na yung, alam mo 'yun, yung luwag ng strings. Tapos yun na nga, dumating yung gabi na nag-session ako sa noon kasi nagsi-session ako kahit saan, eh, pero gitara. And then dumating yung gabi na nag-session ako sa ulap. Una, gitarista muna ako doon. Dalawang gabi ako nag-session guitarist. And then nung bumalik na si Papa E, yung okay na ang lahat. Kasi busy ata siya nung linggong yun, eh. Ang nangyari, syempre nagigitara si Cesar. Si Papa E nagigitara pa noon. Minsan si Ruth nagigitara rin. Alam na mag-gitara pa ako. Si Maki, tinanong niya ako kung gusto kong mag-bass. Sabi ko naman, why not? Kasi yung mga panahon na yun, napapanood ko na to si Tata Rudy, no? Isa sa mga malupit yan na bahista dito sa Pangasinan. Kumbaga parang na-influensyan ako, eh. Parang, alam mo yun, parang, shit, lupit. Mag-bass na ata ako, parang ganun yung naramdaman ko, eh. So yun nga, sa isang linggong yun, nag-session ako diretso.
hanggang sa dire-diretso naman na naging basis na ako sa ulat noon. So syempre hindi naman talaga ako basis noon, ang nangyari puro ako hirap ng base. So ang ginawa ko, nag-ipon ako, bumili ako ng base. Ito ang una kong base, si Cloudy. Ayan, tapos lumipas ata ang ilang buwan, mga siguro 8 months, benenta ko siya at bumili ako ng bago. Ang pinalit ko ito, si Claudine, no? Ito syempre ginamit ko si Claudine ng ilang beses din. Tapos after ni Claudine, sunap ko siya sa isang base na same model lang din, magkaiba lang ng kulay, pero yung matatanggap ko na base, yung kapalit, naka-upgrade yung pickup niya, nakakalikot audio yon. So ang nangyari, yung base ko, si Claudine, at yung mono gig bag, yung dalawang yon swap sa base na yon. So pumayag ako kasi syempre, wala lang, yung pangampanahon na yon talagang nahuhumaling ako sa base nun eh. At ito yon si Claudio. Ngayon, si Claudio, wala na sa akin dahil nabenta ko na, nabenta ko kay paring Pats, na basis ko na rin sa Outer Space and Paradise at sa Ulap Acoustics. Siya na rin ang basis dun. So, binenta ko na kasi hindi ko na rin nagagamit. So, yun, wala na yung bass ko. So, mapapayo ko lang sa mga bassist dyan, no? Dahil ako, na-experience ko rin na maging bassist. Alagaan nyo yung pagiging bassist nyo. Dahil sa grupo, sa banda, isa sa mga pinaka-importanting miyembro, bassist. Just Mario, sir. Pag nagbubuo ako ng banda, muna akong iniisip dyan kung sino ang magiging bassist, sino magiging drummer. Yung dalawang yan, importante yan para sa akin. Ha? Kasi kung yung dalawang yan hindi magka-jibe, hindi sila sabay ng flow, alam mo yun, nung walang lagkit, walang lambing, walang groove, sabog ang kabugan nyo. So, yun lang po ang masasabi ko, mga kapatid. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na para devil-devil pa rin tayo, okay? Ako si Mighty G. You can call me Mighty G na, okay? I'm out, yo.